Lucas, ikadalawamputdalawang kabanata. Malapit nang ipagdiwang noon, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, na tinatawag ding pista ng Pasko. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iskariote, na kabilang sa 12. Kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang maipagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi. Nakipagkasundo siya. At mula nooy, humanap na siya ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, na siyang araw ng pagpatay at paghahandog ng korderong pampaskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, "Lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pampaskwa." "Saan po ninyo nais na maghanda kami?" tanong nila. Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong lalaki na may dalang isang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung nasaan ang silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. Ipapakita niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maghanda." Lumakad sila at natagpuan ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus, at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang pampaskwa na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng isang kopa, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos." Dumampot din siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya." At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. Nagtalo-talo rin ang mga alagad kung sino sa kanila ang dapat kilalaning pinakadakila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Pinipilit ng mga hari ng mga hintil na sila'y ituring na Panginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan ay nagnanasang matawag na mga tagatangkilik. Ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa, at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag? O ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod, kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin.
kung paanong ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman, ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian. At kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, "Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Pedro, tandaan mo ito. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila." Pagkatapos nito, tinanong sila ni Jesus, "Nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, balutan o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman?" "Hindi po," tugon nila. Sinabi niya, "Subalit ngayon, kung kayo'y may balutan o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo ang sinumang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sinasabi ko sa inyo, dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatang ito. Ibinilang siya sa mga salarin sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na." Sinabi ng mga alagad, "Panginoon, ito po ang 2 tabak. Sapat na iyan," tugon niya. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga ulibo kasama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan. At dooy lumuhod at nanalangin. Sabi niya, "Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya, dala ng matinding hinagpis. Siya'y nanalangin ng lalong taimting at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. "Bakit kayo natutulog?" tanong niya. "Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas. Nakabilang sa 12, nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit, tinanong siya ni Jesus, "Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang makita ng mga alagad ang mangyayari, ay sinabi nila, "Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak?" Kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang tainga nito. Sinabi ni Jesus, "Tama na iyan." Hinipo niya ang tainga ng alipin at ang sugat ay kaagad ring naghilom. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa mga pinuno ng bayan na pumunta roon upang dakpin siya, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, takdang oras ninyo ngayon at ng kapangyarihan ng kadiliman." Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo.
Si Pedro na may sumunod sa kanila na malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy at si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utusang babae, siya'y pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, "Kasama rin ni Jesus ang taong ito." Ngunit ikinaila iyon ni Pedro, "Babae, ni hindi ko siya kilala." Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y sinabihan, "Ikaw man ay kasamahan nila." Ngunit sumagot siya, "Ginoo, hindi nila ako kasama." Pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ng isa sa naroon, "Siguradong kasama ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea." Ngunit sumagot si Pedro, "Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo." Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, "Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila." Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Samantala, si Jesus ay kinutya at binugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya ay piniringan nila at pinagtatanong, "Hulaan mo, sino ang sumundok sa iyo?" Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. Kinaumagahan ay nagkatipon ang mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Dinala nila si Jesus sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at siya'y kanilang tinanong, "Sabihin mo sa amin, ikaw nga ba ang Kristo?" Sumagot si Jesus, "Sabihin ko man sa inyo, ay hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo, hindi rin kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos." "Ibig mo bang sabihin, ikaw ang anak ng Diyos?" Tanong ng lahat. "Kayo na rin ang nagsasabi." Tugon niya, "Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig." Sabi nila,